Samantala, narito na ang pang-Miyerkules na kasong legal kung saan makakakuha kayo ng kaalaman at impormasyon hatid sa atin ni Attorney JJ Atienza sa Bisig ng Batas. May mga nagtatanong po kung ang taong nag-file ng kaso ng annulment of marriage based on psychological incapacity ay maaari daw bang tumestigo tungkol sa resulta ng psychological examination ng doktor sa inirereklamong asawa. Noong 1995, ikinasal si Edgar at Maria. Subalit sa pagdaan po ng mga buwan, hindi kinaya ni Maria ang mga problema sa pagitan ng buhay may asawa kung kaya't kumukonsulta siya noon sa isang psychiatrist. Subalit sa kabila ng pagkonsultang ito, hindi pa rin po nagtagal ang kanilang pagsasama. Si Edgar ay nag-file ng petition for annulment of marriage based on psychological incapacity laban sa asawa niya si Maria. Sa trial po ng kaso, tumestigo si Edgar tungkol sa nilalaman ng confidential psychiatric evaluation report na gawa ng psychiatrist tungkol kay Maria nung kumonsulta si Maria dito. Sa pamamagitan ng kanya abogado, nag-object si Maria sa pagtestigo ni Edgar tungkol dito dahil ito raw ay paglabag sa physician-patient privileged communication rule. Sa ating batas po kasi ay may mga bagay na pinag-uusapan sa pagitan ng mag-asawa, sa pagitan ng pasyente at doktor, sa isang mananampalataya at pari, kliyente at abogado na hindi maaaring isiwalat ng sinabihang asawa, doktor, pari at abogado. Dagdag pa ni Maria, hindi naman daw doktor ang asawang si Edgar upang tumestigo tungkol sa isang finding o diagnosis ng isang doktor o psychiatrist. Maaari nga bang tumestigo si Edgar tungkol sa nilalaman ng psychiatric report ni Maria? Hindi po ba ito paglabag sa privileged communication o confidentiality sa pagitan ni Maria at ng kanyang doktor? Sa isang kaparehong kaso na dinesisyonan ng Supreme Court, sinasabi na totoong hindi maaaring isiwalat ng isang doktor ang napag-usapan nila ng kanyang pasyente tungkol sa state of health ng nahuli. Ito daw ay upang mapanatili ang tiwala ng mga pasyente sa doktor tungkol sa kanilang mga sakit o sintomas na dinaranas at hindi magamit upang siraan ang pagkatao ng isang pasyente o para maiwasan ang kahihiyan o pagkapahiya nito sa publiko. Sa atin pong batas, ang doktor ay maaaring tumestigo tungkol sa resulta ng kanyang paggamot o konsultasyon sa pasyente kung una, ito ay gagamitin sa isang kasong sibil o civil case. Pangalawa, ang taong tetestigo ay may lisensya bilang isang doktor. Pangatlo, nalalaman ng doktor na ito ang impormasyon kung kumonsulta ang pasyente sa kanya. At pang-apat, ang impormasyong ito ang nagbigay kapangyarihan sa kanya na umakto bilang isang doktor at panglima, ang impormasyon ay confidential at kung malalaman ng iba mula sa naturang doktor, ay maaaring masira ang imahe ng pasyente. Pero sa kaso pong ito, tandaan natin na si Edgar ay hindi naman isang doktor. Siya ay tumestigo lamang tungkol sa pagkakaroon ng report ng isang doktor tungkol sa kanya asawa. Hindi naman maaaring mabahala si Maria dahil hindi naman po ito binibigyan ng bigat o halaga ng korte kagaya ng bigat o halaga ng testimonya ng mismong doktor na gumawa ng report na ito. Kung kayo po ay may mga katanungan legal, huwag po kayong mag-atubiling magpadala sa amin ng email sa ptv4newscenter@gmail.com. Ako po si Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong Bisig ng Batas.